Uy, lame na. Lower the volume, anak. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabiyahe. Good evening. Naku po, tagal nating walang live, no? Kasi naglibot po ako eh, tapos nagkasakit. Anyway, ngayong gabi po nagsimula yung PDA World Cup 2023. Bigating tournament po ito na kung saan top 2 or top 3 po ata, hindi ako sigurado, magkwa-qualify po sa candidates, at yung candidates, kung sino mananalo dyan, makakalaban ng current world champion. Dito po sa PDA World Cup, kasali po si Wesley So, kasali din po si Magnus Carlsen, kasali din po yung mga piling player ng Pilipinas, dalawa po yun, isang babae, isang lalaki, si Grandmaster Mark Paragua at Grandmaster Janelle May Prina, naglalaro ngayon at kasali din po ang aking estudyante from Thailand. Siya po ang napili ng Thailand Chess Federation na pinadala para maglaro. Ayan. So magandang gabi. Nagbabalik po ako, medyo matagal. Natagalan po tayong walang live, pero eto na tayo. Okay? Bago po tayo magkwentuhan ng matindi kung bakit wala ako, saan ako nagpupunta, eh analyze muna natin yung laban kasi nagsimula na nga. So ang format po nito, knockout system. Dalawang laro ang gagawin, kung sino maka 1.5 panalo or maka 2 points. So basically ganun gagawin yun. Pag nag 1-1, mapupunta po sa much lower time control, pero standard po ang unang laban, long game. Ayan, so ito po ang nangyari. So E4 po ang tinira ng kalaban ni Grandmaster Mark Paragua. Hindi ko pala nababasa yung mga comment nyo. Kamusta naman? 1 minute lang, kaping mainit. Teka lang, Jaden. Wait. I need to get something up there. Sorry! Tinamaan ko yung kanyang chuchin! Accident! Sorry! Oh, ito po yung ano eh. Ito po yung pambasa natin. At tingnan ko lang kung mababasa niyo ko yung mga comment nyo. Saglit lang ha! Okay. Pasensya na po. Teka lang ha. Sineset up ko lang po para mabasa natin yung mga comment ninyo. At don't worry, mag-analyze tayo tuloy-tuloy after this. Ayun. So, magandang gabi. Watch, wala ka sa YT. Meron din ako sa YT, alam ko. Nasa Pilipinas po ako ngayon. Ayan, so magandang gabi. Ayan, shoutout po, Christian. Okay, so analyze natin to. E4, C5, Sicilian po eh. Tapos napunta sila sa tinatawag na, ayan no. Yan po yung tinatawag nilang open variation ng Sicilian. Pero alam ko, Naidorp yan. Oh, ayan na nga, Naidorp. Ayun, no. Pero kakaiba po yung H3 na yan. Hello? Getting close, so minamagalitan ako ng anak ko. Kami, anak, para mukhang kawawa yung anak ko dun. Ayan, so medyo kakaiba po yung H3 na tira sa Naidorp, pero marami kasing linyang iniiwasan yung H3 na yan. So, of course, one of the reason is to prevent yung knight, pero gusto niyan mag-G4, a-atake po yan mamaya-maya. Ganyan ang gusto yung mangyari. Kaya si Mark Paragua nag-E5, pagka E5, knight F3, bishop lang si E7, tapos G4 na nga, napaka-agresibo ng kalaban niya, si Grandmaster Jurgus Pechak. Yan po ang kanyang kalaban ngayon. Oop, nag-H6 lang si Mark, pero rook G1, tuloy-tuloy ang atake, develop, ayan na nga po, nagkakaroon ng atake. At si Mark, medyo napaisip po siya, nag-bishop E6 lang. Bakit niya po ginawa yan? Binibigay niya po yung kanyang ano, ha? Pono, di ba? May ganoon. Pero siguro nag-alangan si Mark sa paparating na tira ng Bishop C4. Kasi matindi yung Bishop C4 eh. Kailangan niya ma-prevent yan. Kaya Bishop E6, nag-Knight takes E6, F takes E6, Rook takes G7, and Queen A5 was played by Mark Paragua. Kung titingnan niyo po ngayon, 1 pawn down si Mark. Pero hindi pa siya kinakabahan. Hindi pa po siya kinakabahan dito kasi gusto niya mag-castling. Kahit papano, yung king na kalaban nasa gitna at meron po siyang threat. Hindi lang halata. Sa unang tingin, may knight takes e4, pinning the knight po yan. Yan ang mga plano ni Mark dito. Sa kasalukuyan, ang sinasabi po ng engine, abay lamang daw po.
ng kaunti. Ito pong puti. Pero Mark Paragua, tingin ko may plano yan dito. Sa ngayon, tagilid din po siya ng konti sa oras. Tagilid ng konti sa oras si Mark. Pero don't worry, be happy. Hindi ibig sabihin yan eh, tagilid na din sa laro. Lumalaman ba yan? Planado ni Mark yan. Ayan. So, kababata ko yan si Mark eh. Queen A5 ang ginawa at naghihintay po kung ano ititira na kalaban. At most likely siguro magdi-develop po yan by playing bishop lang po dyan sa may D2, no? Tingin ko yan ang gagawin yan eh. Kasi kailangan niya madepensahan ito. Pwede niya depensahan by doing something like queen D3 or dito. Pwede din siguro. Kaya lang, mas magandang mailabas naman ito eh. Dahil ilalabas naman talaga yan. Kailangan yan dahil later on, kailangan makapag-casting din yung puti. One pawn down si Mark pero may mga weakness like this one. This is a weak pawn na nasa H3. Mamaya pag nakapag-casting lang, pwede nang dahan-dahanin sigurong ganun yan, no? Magka-casting lang si Mark yan. And then even yung D5, pwede niyang maitulak later on. Over the board po ito, yes, ginagawa po ito sa may Baku. Saan ba yung Baku? Azerbaijan, oo. Sa Azerbaijan daw, sa may Baku. Diba, Jayden Dan? So, over the board po ito. At ayan na nga po ang kasalukuyang Himala. Coach, na-miss kita mag-live. Opo, talagang sa wakas. Kakabalik lang po namin kahapon. Nang gabi. Gabi kami nakabalik kahapon. Galing ng Iloilo. Ang ginawa po namin sa Iloilo, alam nyo naman. Wala naman siya lang. Hindi, joke lang. Namigay lang po ng piyesa. Plano sana mag-island hopping kaso bagyo. Ayun. Okay, so silipin po natin yung ibang laban. Dito naman daw po tayo kay WGM Grandmaster, Women Grandmaster Janelle May Prina. Excuse me po. Ayan na, masama pa rin pakiramdam ko. So, balikan natin kung ano nangyari. E4 din, pero Prina, piniri niya yung karukan. Paborito ko yan. Nag-D4, nag-D5, Knight C3, Kinapture, takes. Yan yung tinatawag nilang classical variation ng karukan. Knight G3. Bishop G6, H4, H6, aba mainlinean lang, oh. Oh, mainline po yan. Lahat po yan, linya E6. Tama, Bishop D2, tapos Knight F6. Nag-castling, Bishop E7. Pinipili ni Prina yung linya din na gusto ko dito sa karo ko na ito. Kasi dalawang linya yan eh. Pwede kang magganito, ibig sabihin, queenside castling. Pero pwede din po yung Bishop E7, sabayang bigkas ang tawag yan. Talaga makipagsabayan kasi pagka King B1, ayan, nag-castling, no? Tapos nag-Knight E4 lang, C5 talagang linyahan. Nag-Bishop sa C1, umatras lang. Hindi man lang kinabahan. Actually, kinabahan kaya umatras eh. Umatras lang. Ang normal kasi ginagawa dito, nagpapakain po ng pawn. Linya yan na binibigay yung pawn, ayan, ay, kakakainin yan eh, pero mabubuksan yung file. So, hindi po ginawa. Ang ginawa niya, simple lang, Bishop C1. Siguro may malalip siyang preparasyon dyan. Hindi natin alam. Pero pagka Queen C7 ni Janelle, nag-Knight X F6. At nag-Knight lang sa E5. O ba, nakakabigla yun ah. Nag-Knight sa E5, no? Talagang ibig sabihin, parang binibigay na to. So, at yun na nga, kinapture na. Bakit kasi nasabing binibigay? Kasi hindi basta-basta matikman yan. May mga ganun, no? Oh, tapos may capture dun eh. Kaya nga ang ginawa, nag-F4 agad. Pagka F4, Bishop D6, threatening the knight, nag-queen E2, depensa lang, at nag-iisip na si Janelle. One pawn up si Janelle sa kasalukuyan, pero nakakatakot pa po ang posisyon. Bukod po sa may bawi later on, yung parating na G4, G5, bobombahin ka ng pawn, yan yung medyo nakakatakot. Huh? Medyo nakakatakot, but don't worry, again, be happy kasi may mga way pa naman na may mga play din dyan ng atake. Ito pong itim, normal pa rin yan sa mga ganyang posisyonan. Okay, mananalo yan coach, tiwala lang. Ay, ako gusto ko talaga silang manalo. Kayang-kaya nila yan. Kayang-kaya nila yan. Huwag lang magkakamali. Malamang. Okay, balik po tayo kay Mark Paragua. Ano nang nangyari? Dahil pagkatiro ng Queen A5, ayan na nga nag-Bishop D2. Saan pupunta ang reyna? Dahil kailangan antabayanan yung threat na Knight D5 hitting the Queen. At saan nga ba pupunta?
Ako, dalawang tira ang aking na kikita dito, no? Maari siguro Queen C5 or if not, Queen something over the rainbow. Queen C, Queen B6, no? Mm. Kailangan niyang umalis sa threat ng discovery attack. No, daw yung anak ko. Kailangan niyang umalis sa threat ng discovery attack. Diba? Diba? Shoutout sa inyong lahat na nanonood. Tagal di naka-live. Oo, pero ito nagbabalik na kaya manood na kayo. Matagal nung hindi nakita yung kapugian ko. Nakikita niyo ba yung damit ko? Pakibasa, oh. Ganda dyan. Coach, mas malakas ka ba sa kanila? Hindi tayo sigurado dyan. Hindi natin masasabing mas malakas tayo. Ako, malaki yung pakiramdam ko, mas malakas sila. Pero kung tatanungin nyo ako, mas pogi ba tayo sa kanila? Parang gusto ko nang sabihin, oo. Joke lang. Huh? Ang importante, pogi tayo. Kung gusto nyo yung totoong sagot, mas malakas po ako sa kanila. Mag-sacrifice. Sabay resign. Si Mark po ba tahimik lang? Tahimik lang si Mark? Pero, panalo. Panalo yan si Mark kahit tahimik lang. Oo. Mas pogi ka, coach. Actually, alam ko na yan. Alam ko na yan eh, no? Ayan po ang nangyayari. Pero syempre, teka-teka, 1 minute, pwede bang pakiulit? Titingnan lang po natin yung laban ng estudyante ko. Kasi may estudyante ako naglalaro, di lang halata. Silipin ko lang po yung laro ng aking estudyante. Kasi ang kalaban ng aking estudyante ay isa pong super grandmaster. Itim pa si Prin. Syempre, ayan, King's Indian ang preparasyon. Okay, pero naguluhan po. Ayan. Ayan, ayan, linya yung A5 na yan, nalaro na ni Plin yan maraming beses. Kaso pagkatira po dito, ayun, no, medyo naguluhan sa gumulo eh. Okay, ayan, no, gumulo. Gumulo-gulo po yung mundo. Ayan, nagkagulo-gulo na. At sa ngayon, pero Bishop dito si Plin, pero mukhang aatake sa G-file. So, titingnan natin kung ano ang gagawin dyan mamaya-maya ni Plin. Pero for the meantime, balik tayo kay Grandmaster Mark Paragua. Ayan, kasi interesting ito. Ayun na nga, nag-Queen C5 si Mark. Chess player din. Chess player din si Mark. Actually, yan po yung number one engine move. Yan ang number one engine move. Coach, sorry pa sabay resign. Sabi ni Christian Rivera. Bale, Gaspi, shoutout po sa inyo. Welcome po sa ating live streaming. Jade, Jude, can I borrow? I need to watch myself. Is that YouTube? Papanoorin ko lang yung sarili ko sa YouTube kasi hindi ko nababasa yung mga comments sa YouTube. Lugi naman ang YouTube. Oh. Search tayo. Via Herong Coach. Via. Ayun, oh. Via Herong Chess Coach, oh. Oh, there you go. Oh, nakalive yung Via Herong Chess Coach. That is you. Oh, there you go. Nakalive. I saw you. You saw me? Oh, you have to wait. But you have to lower the volume. Ayan. Shoutout po sa mga viewers. Salamat sa punta sa Guimaras Coach. Uy, Donna Minerva. Shoutout sa iyo. Daddy. You're welcome. Next. Click next. Galing ako ng Guimaras. Alam nyo ba, napakarami namin pinupuntahan. Una namin pinuntahan pagdating ng Pilipinas. Ano ba una namin pinuntahan? Japan. What? Pagkatapos namin pumunta ng Japan, pumunta kami ng Talavera. What's pagkatapos ng Talavera, tatalon. Yes. Oh, never mind. Coach, na-miss ka namin. Gigil mo na wala. Tagal mo na wala yan. Shoutout, Coach, from Isabela kay Raymond Gidaswal. Ayan. Shoutout kay Mark Henry Cerezo. Who's this? Ayan. Who's this? That's Mark Paragua, daddy's friend, anak. Huh? Yes, that's daddy's friend. Who's people who's that? That's people. Kaya ko, hindi tayo nagkita sa Nueva Ecija. Oh, sayang. Pero andito pa rin ako sa Nueva Ecija ngayon. Andito ako sa Bungabon, Nueva Ecija.
Tara from Tawi-Tawi kay Sihan to Wando. Ayan, medyo mahaba-haba po itong laban na to. Kaya tingnan natin kung ano mangyayari. Shoutout Coach Ronnie from Nueva Vizcaya. Hands? Oh, it's a hand. Tatalong QC, Chess Club, thank you, FM Daniel. Ayan, si Roger. Ayan, nakalaba ko si Roger. Panukurin niyo yung video ng laban namin. May mga video ako kinuha habang nag-travel tayo, nabimigay ng chess pieces material. Pero, di pa ako nakapag-edit. Laban tayo. Baka dumalaw kayo, sacrifice ito, Munoz. May ba siya, Coach? Munoz? Ayan, sinasabi siguro ni Ibo, no? Baka na nga, may time eh. Alam ko, di ako nagkasakit. Mas marami ako napuntaan eh. Nagkasakit kasi ako eh. Di ako makakapurma eh. Iba, pinilit ko kahit may sakit. Pero lumalala eh. Kailangan magpahinga. What's this? Shoutout coach sa mga taga Saragosa, Nueva Ecija. Ay, nagpunta ako dyan. Ang sasaya ng mga tao dyan. Rick Abon, ikisa ka dun, Rick. Rick, ikaw ba yung nakalaman ko? Ikaw nakalaman ko, no? Ganda na laman natin. Saya ng mga tao sa Saragosa. Nung bumisita ako, nakakatawa. Sarap balik-balikan yan. Coach, sinalihan ba ni WGM Westison Tournament? Yes, kasal si Grandmaster Wesley Sopo dito. Kasi qualifying ito sa candidates. So kung gusto mo maging world champion, pwede ka dumaan dito. Ngayon, Magnus Carlsen naglaro din. Don't do that, anak, you're blocking. Bakit naglaro si Magnus? Kasi ni minsan, hindi pa nanalo sa torneyong ito si Magnus. Lagi siyang na-eliminate ng maaga-aga. Kay James Sebastian, Papasin, shoutout sa'yo, coach. Shoutout naman ka Kawayan Noel Isabella, Christian Rivera. Ari, shoutout from San Simon Chess Club. San lugar yan? Patingin sa laro kay Magnus, coach. Oo nga naman, silip din tayo sa other games. May mga chess player din palang ibang kasali. Okay, silip tayo sa games. What's the main games? Oh, silip tayo ha. Teka lang, hanapin natin. Isa-isa yun. Ako po, mahirap. Unahin muna natin si Grandmaster Wesley So. Wesley So. Ay, hindi. Qualified na sila agad. Nakamove on na sila sa finals. Tama. May mga seeded na round 2 na maglalaro. So, sila Wesley So, sila Magnus. Wala pa sila laro. Kasi mga seeded sila dahil... Ewan ko, dahil pogi daw. Hindi. Mga malataas ang rating. Sinilid po. Ayan. Idol pa, shoutout po. From Bicol. Sana makalaro din kita. Ang hirap ba sa'yo na pangalan mo, sir, ha? Shoutout kala. Banyo po ba si Kamach? Ay, si Coach. Oo, dati. Magkakaibigan kami noon. Second round pa yung mga other player. Silipin ulit natin si WGM Janelle May Prina kung ano na ang ginawa. Nag-rook lang sa D8. Ito pong si Janelle. So, siguro mas maraming palit-palit ang gusto niyang gawin dito. Ang tanong, a-attacking na ba? O babawiin na lang yung pawn? Kasi pag binawi, magkakapalit-palit yan na marami. Pero ako, worried pa rin ako sa parating na ganong klase ng bomba atake. Shoutout from Pampanga, Benguag Jason. Shoutout kay Jess James Mile from Cebu. By the way, guys, sa mga viewers po natin, no, lalo na sa mga... napili, napapadalan. Ayan, yung mga papadalan po, inaasikaso po ni Coach Rolly ang pagpadala. So, inuna lang po namin mag-travel-travel. At ngayon, yung mga ipapadala, nakuha ko naman po yung number nyo na. Di ba, hiningi po kayo informasyon. Bago ipapadaling Coach Rolly, tatawagan kayo. Para alam nyo kung kailan darating. No? Or at least bantayan kung kailan darating. Shoutout kay Leo Nicole Sanchez. Shoutout po sa inyong lahat. Naglalaro di ba si Niman? I'm not sure kung nag-qualify si Niman. Kasi kailangan may mga qualifying event ito eh. So, hindi ko sure kung nag-qualified siya. To be honest, hindi po ako prepared ngayong gabi. So, hindi ko alam yung complete details ng torneo. Ang alam ko lang, naglalaro ang malalakas sa player ng Pilipinas. Yan, si Janelle Prina and Mark Paragua. Of course, ganun din yung estudyante ko. Bakit di ka naglaro ngayon, coach? What do you mean naglaro? Dito? Ay, naku po, hindi tayo pwede dyan. Overqualified yung kapugian natin. Ay, hindi. Ha?
Hindi kasi requirements ka pogi yan dito. Kailangan dito magaling sa chess eh. Pogi lang tayo eh. Handsome. Natawa yung ano ko. Handsome. Handsome lang, no? Handsome, oh. Bro, sabi ng anak ko, we're only handsome. We're not good in chess. Huh? Coach, love na lang po ng tatay ko kaysa sa amin ngayon. Talaga ba? Huh? Shoutout, Coach, from Team Pacman here in Jensen. Si John Carl. Webas. Uy, close ba kayo kay Pacman? Hmm? Baka pwede natin siyang, ano, requestan. Total, marami naman siyang pera. Ako kasi namumulubi na eh. Hindi ako mayaman, pero ako yung namimigay ng pyesa eh. Laki ng gastos. Baka may mga, ayan, kaya siguro, bariya lang kay Pacman yun. Request tayo. Para matulungan tayo sa mga pamimigay natin. What? Ano? Huh? Mana sana, Coach Pogi, syempre. Nakapamigay kami ng total of... Ano? May dumating na 12, diba? Teka lang, I bought 80 plus may dumating na 12, that's 92. And then I bought another 30. It's 120. 122 plus may lima pa dumating. 130 pieces ang napamigay natin. And then sa chess clock naman, ping-pong. Kasi nag-order ako ng 30, nag-order ako ng 10, and then another 10. Yun po yung total na napamigay natin. Basta ang alam ko, ang nagastos ko, more than 30k. Galing sa akin. Machuko. Hindi pa kasali yung padala kasi additional pa yun eh. Dahil yung mga papadala, babayaran yun. Machuko. Coach, bakit I am balang kalaman ni GM Janelle eh, mas mataas naman rating niya? No! Intindihin niyo po yun. Si Prina po is WGM, Woman Grandmaster. Mas mataas po ang IM kesa sa WGM. Oh, yun po ang pinakaiba niyan. I want to take this pawn to the right one. Ayan, yung kalaban ni Janelle, babae po yan na walang W. Kasi maraming GM na babae na walang WGM. Ang WGM kasi, eh, para po makuha mo siya, kailangan mo lang ng rating na 2300. Ganun po. Pero ang IM, yung walang WIM, ah, IM lang, walang W, eh, kailangan mo ay 2400. W-S-Y-N-G. Sino ang namang sa laro? Tingin ko equal pa rin po ito eh. Balik tayo kay Mark. Aba, sumugod. Sumugot po ang Reyna na Gwyneth 3. Ano kanyang idea? Dalawang bagay ang aking napupuna. Ay, napupuna talaga niya. Naubo ko. Dalawang bagay ang aking nakikita dito, mga sir. No, unang-una, wait, Jaden, I need to borrow the. Unang-una po, no, kasi baka mag-castling. E di pag nag-castling, magkakaroon ng sacrifice dito. Capture yung knight. Okay. Pangalawa, gusto makapag-castling na din yan. Kaya ganyan. Ang tanong, ano ang gagawin dito ni Grandmaster Mark Parago? You want to eat that? Okay, good. Or no? Eh. Shoutout from Estancia, Iloilo. Galing ako dyan. Oo. May binisita kami. Tatlo actually. Yung dalawa nagpunta lang sa isang location. Pero tatlong chess club yung pinamigyan natin ng pyesa. Bengo Jason, Laban, Pilipinas. So, shoutout from Ipugao kay John Ray. And so, dito po ang sinasuggest na itira daw ni Grandmaster Mark Parago according po ito sa engine, Knight H5. Ang idea po niya, ina-attack yung tore. Ngayon, mukhang nakakatakot. Di ba may check? Pero simple king move lang kasi yun. Attacking the rook pa rin. Tapos may rook F8 play. May counter na ganun. Aba, masakit yun. Kaya nga, if magna-knight daw po yan sa H5, hindi maganda yung check. Ang pinakamaganda daw po, eh, mag-rook na lang sa G6. Ngayon, pagka-rook G6, maaari na po sigurong mag-castling. Oh.
kasling lang, no? So, tingnan natin kung anong gagawin. Kung ano ang gagawin, pwede din ata mag-Night D4, no? Sa ngayon, yung Night D4, hindi pa kagandahan, eh. Kasi pag nag-Night D4 ka dito, titirahan ka lang ata ng Queen D3. Oh, anong meron pagka Queen D3? Eh, wala lang, magkakasling lang next move. So, one pawn up siya. Safe na yung king niya. Tapos, ang problema pa niyan, pag nag-knight ka sa D4, well, you threaten the queen, pero hindi ka na makapag-castling dahil nawalan ng bantay yung iyong bishop. Gumalaw po kasi yung kabayo. Kaya tinitingnan. Yan, yan. May nagsuggest na nga ng knight D4. Parang isang threat, isang tira lang siya na, well, hindi masyadong maganda. Kasi problemado ka pa dito sa bishop eh. O, tingnan natin kung anong gagawin. Need po ba qualification para makapasok sa World Cup? Usually, oo, yes. Pero sa pagkakataong ito, even last year ata, no? Last year, eh, ang PIDE ay gumawa ng panibagong kababalagan. Hindi kababalagan. Rules or something. Na kung saan, no? May mga country sila na pinipili. Ito hindi ako sigurado, ha? Pero ang pagkakaintindi ko, depende po sa nangyari noong nakaraang Olympiad. Noong nakaraang Olympiad po ata ito. Yung may mga top countries, top 70 countries, I'm not sure kung pang ilan, pinahintulutan ng FIDE, ay nagtulon yung kabayo ni Marco. Pinahintulutan ng FIDE na magpadala ng mga player from their country. Ganun ang ginawa. So, example, yung Thailand, si Iprin, hindi naman po nag-qualified yan. Eh. Naglaro po siya sa zonal noong nakaraan, pero top 10 lang siya. Top 10 lang siya. Ang nag-qualified, if I'm not mistaken, is top 2. So, hindi siya talaga qualifier, pero nakalaro po siya ngayon kasi medyo maganda yung performance daw ng Thailand noong nakaraan sa Olympiad. At yun nga, pinahintulutan sila magpadala ng mga player. Actually, hindi mga player, isang player. Sa men's lang. Kasi yung women's nila hindi maganda laro eh. So parang ganun po ata. Hindi lang ako sigurado. Parang ganun yung pagkaka-explain sa akin. Pero hindi ako sigurado. Kahit ako naguluhan. O nahirapang umintindi. But di ka po sumali, coach. Hindi basta-basta pwede sumali dito. May mga qualifying. At sa Pilipinas, kung tatanungin nyo ako, bakit si Mark ang naglalaro? Bakit si Janelle yung naglalaro? Ano po yan? Pinili po yan ng federation. Kumbaga, nominated sila. Sila po. Kaya sila po ang naglalaro sa ngayon. Saan ba pwede makabili ng t-shirt ko? Ganda ng t-shirt ko, no? Mga natin yung camera. Makita nyo yung t-shirt ko maganda. Ano? Oh. Grabe yung t-shirt ko. Ay, hintayin nyo lang. Ewan ko kung binibenta na to eh. Pero isang piraso lang yun. Nagpa-print lang kami ng ano eh. Sinubukan lang namin. Ayun, kung may magkakagusto. Papagawa pa tayo. Teka lang ha. Ano yung iba? Ano yung t-shirt ko? May ganito nga din yan, eh, oh. Asan yung isang t-shirt namin? Yung walang talent sa quiz. Hindi ko makita yung isa eh. Coach, lakas makapogi ng t-shirt mo ah. I finished the t-shirt. You finished it? I finished the t-shirt. Pogi-pogi mo eh. Mas maganda coach, motivational sacrifice, sarap, tapos sa likod, sabay resign. Galing-galing naman talaga oh. Tagal tumira ng kalaban. Tumira na yung kalaban. Si Mark actually ang nag-iisip ngayon at medyo tagilita po siya sa oras. Lamang ng 30 minuto ang bangkala.
Sa tingin ko, pwede na Night H5. According to Engine, Night H5 is really needed na para makapag-castling siya. Kasi hindi makapag-castling eh. No, parang long time no kasi. Oo, ngayon nga lang tayo nagbabalik eh. Tayo nagbabalik. Palakpakan. Shoutout po sa lahat ng nanonood. Ilan, ilan, ilan viewers natin sa ano? Coach, sinubukan nyo na po ba na maglaro sa Pilipinas? I mean, maglaro ka po na para mag-qualified sana? Hindi. Magastos eh. Hindi ba? Wait, wait, wait. Anak, no, 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 no. Yeah. I don't watch me and you. Wala tayo pa ng star ngayon, no? Dahil matagal ako hindi nakapag-live. May star ba? Can you send star? Huh? Gumagana yung star sending. What's that called? Hindi na gana star sending, no? Pagawa ko na marami, coach, yung ganyang t-shirt I order ako. I cannot see. Buddy, I cannot see. Coach, gusto ko maglaban kayo ni Magnus Carlsen. Ako din, gusto ko. Pero, para ma-excite ka, Michael Vincent, nakalaban ko na si Magnus. Magnus. Winning pa nga ako noon. Lamang na. Lamang na, lamang na. Kaso, eh, yung asawa ko si Mira. What? Ginising niya po kasi ako. Lamang na eh. Nung pinipilit ko ulit matulog para bumalik man lang sana. Wala, wala. Hindi na bumalik. Nanaginip lang pala si Coach noon. Sa panaginip. Yun lang eh. Shoutout po sa lahat ng nanonood. Nag-iisip si Mark na kapot. Tagalit sa oras. Bakit di kumuha ng GM title, coach? Ha? Gabi na po eh. Kasi po, nung araw, malakas talaga ako. Kaso, naggabi. Nung araw yun. Ngayon, nawala na yung lakas. Nawala na yung lakas ng daddy mo. Papugyan na lang natira. Shout out kay Jeremy. Okay, so nag-iisip pa rin si Mark, pero ayun na nga po, na, kailangan na pong pawalan nyo na yung Night H5 dyan dahil may stock masyado yung King ni Mark sa gitna, hindi makapag-casting sa gilid yun. Eh, pull down pa nga siya. Kaya tingnan natin kung ano gagawin ni Mark. Yung oras niya medyo nangangaluntoy na, 35 seconds remaining. Coach, pag sinabi na mga nakapokus ako sa iyo tapos sabay magjo-joke lang. Ilang taon ka na, coach? Oh, matanda na ako. Nag-birthday ako noong nakaraan. Wala nagpadala ng gift pa. Want this night to go here. Ilang taon na ako, mami? Ikaw na naman kasi kinalimutan ko na. Yeah, the night needs to go there, anak. Yeah. Yeah, oh. Yung anak ko nag-analyze. You can put our anak. You hold this one. This. Oh, you know, see? It will go. There, oh. Night H5, sinasabi ng anak ko. Night H5 ang number one engine move. Kasi pag hindi niya tinira yon, medyo lalaki yung kalamangan. Lalaki daw yung kalamangan. Kaya tumira ko na lang daw ng Knight H5 hitting the rook. Ayun. Coach, rook H7 si Mark. Para saan? Kasi sa ngayon ha. Gusto mo ipalit ito, no? Pero sayang eh. Ang laki ng presyo na binibigay ng Tori na yun yan eh. So mas maganda huwag ka muna magpalit-palit. Kasi pag... Anak ng ingay mo. Are you good or not? Daddy will work first, okay? Yan, coach, sa sobrang idol kita, naubos points ko sa chess.com. Baka ka-sacrifice sa may resign. Very good ka. Yes? Jude, can you help Jaden? Coach, sila Magnus kasali, pero maglalaro sila
Round ano pa? In 3 days pa. Second round pa kasi knockout ito. Seeded agad sila yung mga magagaling. FM Kauso, dahil mo pansataan sa Cavite. Oh, shoutout sa inyo dyan, Roger. Anak, ang ingay mo. Ang shit na pareho. Ewan ba kanino nagmana yung bata na yun? Napakaingay. Kasing asawa ko, puro ingay din yung ginagawa eh. Bukang bibig na lang, pogi ko daw eh. Coach, ano yung physical activity mo kapag umaga? Ha? Kumain? Dati nag-exercise ako. O, maniwala kayo sa hindi. Pagkagising ko, push up ako agad. Kaya lang, nakakatamad na eh. Kasi bakit may giveaway shirt po kayo? Ah, wala po. Isa lang to eh. Nakita mo ba yung isa? Yung walang talong sa chess? Hindi, parang chess player sa kanya eh. Watch, ano si Magnus sa bullet? Laban kay Karo. Meaning nun, mas mabilis na si Karo. Hindi naman, automatic. Pero mabilis talaga si Karo. Kaso pag online talaga, lamang sa, para sa akin si Karo. Pero pag over the board, ibang usapan eh. Shoutout from Alabay kay R. Arvin Rivero. Coach, pa-shoutout sa out from Burawanga. Ilang Pilipino naglalaro sa PDA World Cup? Coach, dalawa. Isang babae, isang lalaki. Si Mark ang nasa men's division, samantalang sa women's division ay si WGM Janelle May Prina. So ibig sabihin, pagkatira niya po ng rook doon, nag-rook up lang, aba atake. Tumira doon, tinikman na yung pawn, aba baby bubu. Nag-iisip ngayon si Janelle kung ano ang kanyang bibitawan. Tandaan, nakakatakot pa rin yung mga bombahan ha, na pwedeng gawin. So, equal lang daw ito, pero sa oras, lamang 20 minuto ang puti. Yeah. Balik tayo kay Mark Paragua. Si Mark Paragua naman, ganun pa rin, nag-iisip. Kailangan niya naman talaga mag-9 age 5 dito. Paano maging pogi, coach? Yan ang hindi ko masagot kasi yung sa atin, everything is natural. Hindi ko na sinadya yan, talagang ibinigay na lang. Oh, yung asawa ko tuwan-tuwa na kasi siya ang tinaguri ang jackpot of all season. Daig niya pa ang tumalo sa Mega Lotto. Tumalo, nanalo sa Mega Lotto dahil ako ang napangasawa niya. Alam niyo bang asawa ko dinudumog na ng tanong ng mga kilala niyang babae. Sabi sa kanya, how to be you? Ay, how to be you po? Paano mo nagawa na mapasagot yung isang biyaherong coach? Ha? Lapit na mag-invento ah. May naka-prepare na kayang sagot yan? Pag tinatanong siya. Coach, donate po ako, 300. Oh, talaga? Saan mo? Para saan? Ibibigay mo lang ba sa akin? Maraming salamat. At ako, ako yung nangangailangan pa ng malaking halaga, pambayad sa pagpapadala. Dinudumog talaga. Oh, dinudumog. Tinira na ni Mark yung number one engine room, Knight H5. Ang tanong, 10 po tayong tori. Paano na WGM, ikaw na pound his queen? Pound his queen? Bakit nasali si Ikaro dito? Best wished. Ay, kasi kinasal na si Hikaru. Oo. Huh. Pang-inom daw, coach. Pang-inom! Sige, ipadala na yan. Coach, meron bang Super GM na hindi child chess prodigy? Marami. Marami mga late nag-start naging Super GM. Isa na ako doon. Super guwapong master. Joke lang. 30 minutes na lang, losing pa rin. Ay, siguro mali yung term na losing. Masasabi nating slightly better ang puti, pero hindi masasabing winning. Ayun. Pero
Totoo ang sinabi mo, medyo tagilid sa oras. So, kailangan bilisan ng konti para hindi masyadong ma-time pressure. Coach, yung Paragua ba yan, yung kasama mo at nakalaro sa Taiwan kasama yung Shan, tama ba? Hindi sa Taiwan, pero sa India, kasama si Shin. Siya yung nakalaban ni Shin. Yes, siya yung tumalo kay Grandmaster Duda. Walang kaduda-duda yung ginawang tirada nun ni Mark. Ayan na. Nag-iisip pa rin dito ang kalaban ni Mark. Coach, salamat sa lesson mo sa YT. Pinanood ko 1 hour at nag-improve na. Uy, talaga, nag-improve na. Ano, nag-improve na yung sacrifice by resign mo? Paraga siya ata yung si Kamachas. Hindi. Hindi ito si Coach Roderick. Iba yun. Magkamukha ba sila? Kasi ano po standing ni J-Mark Paraga sa tournament? This is game number 1. Knockout po ito. So, wala talagang standing eh. Game number 1, wala pa pong score. Coach, ba't ang pogi mo? Anong skincare gamit mo? Safeguard! Safeguard lang. Masaya na. Ba't walang pick si J.M. Mark Parago? Oo nga, ano? Loko to, ah. Congrats sa lahat ng sumali at nanalo sa second leg result 20 under tournament today, sabi ni J. Roger. But well, Rook E4, castling sa queenside. Ito yung E4 eh. Paano makapag-Rook E4? Coach, irang mo nga yung mga chess titles, FMIMGM. Ayun, yun na yun. Pataas na yan. Actually, CM, tapos FM, tapos IM, tapos GM. Ngayon, ikukumbine natin pati yung mga babaeng title. WCM, pinakamababa. Sunod, CM. Sunod, WFM. Sunod, FM. Hindi, WFM, tapos WIM. Tapos CM. Tapos FM, tapos IM. Ah, FM sa WGM, pantay. Pantay halos. In terms of rating, kung yun po ang pagbabasiya. Coach, may pa raffle ka ulit. Sa ngayon, wala pa. Hintayin niya pagbalik ko sa Bangkok. Ayan, magsisimula ulit tayo magpa-raffle-travel. Actually, ngayon, tingnan niyo yung setup po. Nakaupo lang ako dito. Sa bahay ako ng nila misis eh. Bahay nila to dito sa Bungabon, Nueva Ecija. Coach, may nakita akong 2600 ELO sa chess account, pero ba't walang GM title? Eh, kasi online lang po yun. Maraming 2700, ano, mga walang title. Ako, 2600 din ako eh. Highest ko, 27. Pero online lang yun. Ang title is sa standard long game na kukuha. Coach, ang sunod, GM engine. Oh. Ano yung orthodox? Yung orthodox, eh hindi siya unorthodox. Di ba pag sinabing unorthodox, yun yung medyo kakaiba, hindi typical, hindi normal. Hindi nakasanayan. Tama ba? I-correct niyo ako kung mali ako, ha? Kung sino mas magaling sa inyo ni WGM Prina? Again, hindi po ako magaling sa chess. Kaya kung i-compare niyo yung lakas, eh wag niyo na po ako i-compare. Pero kung tatanungin niyo sa itsura, medyo maganda po. Yan. Orthodox pala yung typical. Unorthodox is not typical. You don't know what to play? Coach, mix mo ba to or iba men's? Hiwalay ang men's sa women's. Pero may mga player na nag-qualify sa qualifying event ng women, ng men's, kahit babae, kaya dun sila naglalaro. Unorthodox yung unusual. Ayun. Kamusta coach, may nasa bakasyon ka pa? Hindi actually bakasyon ang pinunta ko dito sa Pilipinas. Namigil ako ng piyesa. Yan ay pinakalibot ko eh. Doon na ako nag-enjoy eh. Nakakapagod pero masaya. Nakakatawa yung mga chess player na nami-meet natin. Alam niyo bang ang dami pa ng chess club dito sa Pilipinas? Nakakatawa.
Ang hindi lang nakakatawa, eh, karamihan sa mga chess club, eh, kulang talaga sa pondo. Kulang talaga sa pondo. Kaya nga, baka yung susunod na proyekto ko, yes, anak. Jade, Jude, help Jaden. Ang next na project ko, eh, pipili ako ng, kasi common yung mga problema, eh. Walang pyesa, walang material, di makapagpa-tournament, kailangan pa manghira, maraming ganun eh. So, ang gagawin ko sa susunod, pipili lang ako. Hindi na ako mamimigay ng maraming chess club. But I'll pick one chess club na isa, dalawa, tatlo. Depende sa magiging budget natin. Na bibigyan ng kumpletong material na makakastand up by themselves na pwede sila magpa-tournament regularly. Ganun yung gagawin ko sa susunod. Nakakaano eh. Daming kailangan. Sana may mga mayayaman no, na magtumulong. Sana may mga mayayaman na tumulong. Kasi di po ako mayaman eh. Pero, so, binibigay ko lang kung ano mga kaya ko eh. Pero, financially hirap. Sa totoo lang. Kaya salamat po sa mga tumulong. May mga tumulong na nag-donate. Kahit papano, eh, malaki po yung naitulong nun para makapag-provide tayo ng mga pinamigay natin. Kalungkot nga, no? Sana, paano kaya kung bigyan nila ng budget yung chess? Ang mura lang, eh. Sa totoo lang, eh. Mura lang, eh. Oh. May nabili akong chess clock yung binili ko. 800 lang, eh. 800 lang. So, ibig sabihin, bimili ka 10 nun, 8,000 lang yun. Wow. Oh, tapos, bimili ka ng pyesa. Yung pyesa, medyo depende kung gaano karami bibili mo. Yung nabili ko na 80 pieces, 520 ko lang nabili yun. Yung iba siguro, sa iba, mas mahal, pero nakuha ko siya ng mura, ganun. So, may way para makakuha ka ng mura. At, malaking bagay na yun, tulong. Mura lang, tingnan nyo. Kung yung mga tao, wari, mga politiko, eh, yun ang kulakutin, mag-donate lang kayo ng konti. Laking bagay na. Alam niyo ba, laki ng tulong sa chess sa pamumuhay ng mga tao? Hindi lang basta lalaro ang chess. Chess is like chess is life. Sabi nila, totoo 'yun eh kasi ang dami mong matututunan sa chess na ma-apply mo sa totoong buhay. Number one para sa akin na naituturo ng chess is tinuturuan kang maging patient. Tinuturuan kang maghintay. Tinuturuan ka na hindi basta-basta mag-decide sa mga bagay nang hindi pinag-iisipan dahil may consequence 'yan. Ganun ang chess, no? Yung mga anak nyo gagaling sa pag-aaral, ginawa na studies yan. Ang mga bata na nag-chess, yung analytic skills nila, yung academics nila tumataas dahil sa chess. No? Ganon. Nagkakaroon ng disiplina, yung mga bata na makukulit na hindi makaupo. Pag nag-chess, makikita nyo, nakaupo lang dyan. Discipline talaga sila, nag-iisip dyan. Kaya kung gusto mong ito hindi na to sobra dito exaggeration, kung gusto mong mapaunlad yung isang bansa pagising mo yung mga tao, tatalino sila eh. Pero ako kasi talaga ako nag-chess para magmukhang matalino. Kasi nga pag nag-chess ka nag-iisip ka eh. Kaya nga kung napakamura lang po kung magiging proyekto ng bawat barangay na lang. Mag-provide ng isang chess club, bigyan lang sila ng pwesto kung saan sila pwede maglaro. Diba? Napakamura lang ng mga material. Sabi, uunlad ang chess sa Pilipinas, dadami ang maglalaro. Maiiwas sa mga maraming bagay na hindi maganda. Kaya nga, nalulungkot nga ako eh. Kasi ang dami ko nakikita ang mga alam niyo yun? Ayoko na lang magsalita, pero parang ang liit lang ng halaga na kailangan ng chess, hindi pa mapagbigyan. Mapapahis ka talaga. Chessology. Sa akin, yung pakiramdam ko sa pinamimigay ko, masakit sa akin kasi di po ako mayaman. Pero tingin ko naman kung mayaman ka, kaya nararamdaman ko yung mga gastos. Pero pag mayaman ka, maliit na bagay.
Kaya nga, very thankful ako sa mga talaga nagbigay. Meron mong maraming nagbigay ng malaki. Siguro ang nakolekta ko nasa 100,000 eh. Total. Hindi ko mabanggit isa-isa, pero marami po nagbigay. Ito ah, sa isang chess club, kung bibili ka ng, kung gari gusto nila magpa-tournament, bigyan mo sila 20 chess set, 20 chess clock, that is 40 players na sa isang tournament. Eh sa mga bayan-bayan, marami na yung 38 players eh. Kasi tinanong ko nung nakaraan, nung nagka-tournament sila, yun nga, mang-arkila pa ng pyesa, hindi makagawa madalas. Tapos bawa tournament, iniipon lang nila kung yung pyesang mahiram. So kung ang nahiram nila, 10, 20 lang pwedeng sumali. Mga ganun. Ganun yung mga sitwasyon. Ganun yung mga sitwasyon na karamihan eh. Medyo nakakalungkot isipin dahil yung ibang ano, ibang sports nga, lalaki ng budget, nabibigyan pa rin. Tayo chess eh, wala. Nagdrama eh, no? Ano meron sa G6? Umiwas. Umiwas siya sa kapangalawa. May konting pressure yan dyan eh. In case na gumalaw. Kaya dyan niya po nilagay. No? Hindi, at least hindi siya makakapture kasi ina-attack siya eh. Coach pa, shoutout from La Union kay Marion Joe Brian Ope Nano. Coach, ano FIDE? FIDE is a governing body ng chess world. Sa world. World Chess Federation, basically. Pwede ata Rook F1. Well, ang sinasuggest is, yan, Rook F8 na yan. Yan po ang sinasuggest ng engine. Ang reason yan, to prevent castling. Kasi pag nag-castling, malilibre yung F2. And not just that, may mga tricky threat na the knight moves away, may pressure po to. So, actually, number one move yun, which is Rook F8. Kung sana makabili ng ganyang shirt, wala pa, hindi pa binibente. Actually, hindi ako yung mga kapatid ko, sila bahalang mag-asikaso dito. So, sana pag ginawa nila kasi matrabaho, suportahan nyo. Puro politician official natin sa chess. Sana manawagan nila para. Mm-hmm. Sa akin na nga lang, napakasimple na lang ng ginawa ko eh. Kasi yung iba, kailangan magpa-tournament yung mga ano, sponsor. Na-realize ko, bukod sa tournament, number one pa nga lang na basic mga needs ng mga tao, chessboard and chess clock, wala eh. Unahin muna natin yon, no? Unahin muna. Kung masusunod, yun ang unahin eh. I-provide muna lahat. Yan, para may time sila mag-practice. Tapos saka tayo magpa-tournament. Di ba? Coach, kumain ka na ba? Yes! Nag-order ng ano? Fried chicken. Saka fried chicken. Ano yun? Parang lechon manok dito sa may labasan. Lechon manok. Tapos nagluto ng ano? Ng ano ba yung tawag doon? Lechon paksiw. F5 pwede ba? Ito po yung F5. So I'm not sure what's F5. Kaya I'm not sure. Pero ako ayoko nang balikan yung mga ganun. Huwag na natin pag-usapan. Ang pag-usapan natin, huwag na natin pag-usapan yung nakaraan. Ang pag-usapan natin ay yung kasalukuyan. Paano natin ma-improve yung kasalukuyan? So, sa ngayon, yun, number one na nga lang is pyesa. Napakaliit lang ng budget na kailangan. Naku po, wala nga isang million. Dahil mo na mapoprovidean. Oo. Madaming gem na hidden gem, no? Walang support. Okay, kay dyan naman tayo. Ayan na, paparating na yung binabanggit ko kanina. So, ang ending pala, pagka ano, umatras, ayun na yung bomba. Nakakatakot na bomba. Yan yung sinasabi ko kanina, pe. At sa ngayon nga daw, lamang na daw po sa posisyon. Ito pong puti. Kasi ina-atake. Alright, so tumalon po ang kabayo dyan. Dalawa ang ibig sabihin yan. Gusto niya pong pumunta dito para ma-pressure.
At yung isa naman, parang timing na yan, wala ng tempo. So, pag tinura ka ng G5, may time siyang mag-react pa. Pero tagilid daw po ng konti si Janelle kasi nga hindi safe yung game niya eh. Dahil sunod-sunod na yung bomba eh. Bomba rito, bomba roon na yung gagawin sa kanya dyan. Talagang aatakin, atakin siya, bubutasin po yung kanya kingside. Up, nag-grok lang po sa F8 si Mike. Grabe si Mike, parang engine gumalaw. Yung tirada niya, parang totoo na. Pinag-iisipan. So, ang threat niya po, knight takes dito, check. Tapos capture, may capture din doon. Badabim, pag hindi nakita ng kalaban. So, ano ang gagawin? Then, I clean my poo-poo. You clean your poo-poo? Oh, very good, no? Yes. Who clean your poo-poo? Mommy. Mommy, clean your poo-poo. One, two. Buckle my shoes. Coach, pakigreet naman, baby ko. Happy birthday si Naraya, Adriel Cruz, at Yensa. Say happy birthday, ano? Happy birthday. Okay. Happy birthday! Mommy's birthday. Mommy's birthday? O, tapos na mommy's birthday. Daddy din, tapos na yung birthday ni daddy. Ikaw din, tapos na yung birthday mo. Birthday kasi namin tatlo. Si Mrs. ako, pati si Jayden July. I want to capture this pond. Okay, ganun. Very good. Coach, may ganatulong kay Pacquiao. Nag-chest din siya. Kung pwede lang, oo nga eh. Ano? Hindi ko alam kung paano lumapit eh. Yun niya sabi, napakamura lang ng kailangan. Napakamura lang. May threat pa palang ganito din si Mark, no? Yes, anak. Didn't know what to play. Oh, yes, mommy. Mommy, give her phone. Aiden will play. Nag-gasling! Oh, grabe! Binigay lang! Pero bakit niya binigay yun? Habo, pinakain lang. Mami don't like to give the phone. Pinakain lang, binalik lang yung phone, pero mababawi ah. Ha? Medyo mapapaisip si Mark dito. Kung titikman niya ba ito? Kasi pag tinikman ata may ganito. Tapos pag nag-rooktakes ka, kicking mo bang ka lang? Tapos may capture doon, may bawi din dito. Yung knight magkakabutas doon. Apo, maraming pwedeng mangyari. Gugulo. Pwede bang kainin yan? Wala ba din check? Medyo magulo ito at walang oras. Walang oras si Mark, no? Walang oras si Mark. Maraming sponsor tournaments by politician dito, coach. Kaso yung grassroots na program, parang wala. Uy, sabi ni Mika Madronio, thank you po ulit sa donation, no? And si Sir Mick ang nag-donate sa atin ng 12 chess set. Sila po yung nag-provide or nagsusupply ng Eureka dito sa Pilipinas. Dami niyang ano eh. Pakinis. Hindi pala pwede rook takes kasi pagka ganito pala, hindi mo pala pwedeng tikman yan. Queen takes lang, nakapin pala yung knight. So, kailangan mag-isip dito ng malalim ni Mark kung anong gagawin niya. Kasi binabalik na yung pawn eh. Pwede naman daw na mag-knight f4. So, wag mo nang bawiin. Get rid of this bishop. Tapos siguro sunod na nun, castling. Rook c8 para may pressure. Yes, may pressure. Pero yung pressure na yan, ang kapalit po niyan, yung king mo hindi na makapag-castling. May stock po siya dyan. You don't know what to play. Coach, pwede ba rook f3? Rook f3, titirahan ka pa rin ng bishop e3. Parang nagsayang ka ng tira doon kasi may pressure na ganun. Diba? Yes? I don't know what to play. You don't know what to play? Yeah.
Get your iPad. It's broken? 22 seconds na lang si Mark! Laki-laki po yung kalamangan niya. Nang kalaban niya, 34 minutes. 24 seconds ba sinabi ko? 22 minutes. King D7. Watching from Mindoro kay Jose Raul Capablanca. Teka lang. Naglalagba yung phone ko? My phone, Daddy. Oh, no. King D7. Oh, pwede din King D7, no? Oh. Lalakad na lang yung king. King D7. Knight C5. Even Knight F4, no? Ito yung C5. I mean Knight A. Coach, I love you, Jerome. Ayan, shoutout sa inyo. What is that? What? You cannot do that. Suzuki Auto from Calibo, Aklan. Watch from the Polog. Rook takes pagkatira nito sa kakagaganon. Masa magna knight F4, no? Pwede, no? Interesting yun, ah. Pagka-capture, pawn takes lang. Pagkatira dito, kain lang yun, ah. Oo nga, no? Medyo interesting yun, ah. I don't know which one to play. Pwede, no? Rook takes Bishop E3, Knight dito. So ibig sabihin hindi Bishop E3 tira pagka Rook takes. Hindi Bishop E3. Kasi may magandang Knight F4 pala. Tama. Mali yung idea ko ng Bishop E3. Meron palang ganito, no? So pagka Rook takes F2, anong titira niya? Baka chumik muna. Saka gaganon. Check. Boom. Daddy, Rook F3 kasi medyo pasig ata Rook F3. Kasi may ganire. Daddy, I don't know which one to play. You don't know which one to play? Nag-iisip si Mark. 19 minutes na lang siya. Pwede knight, actually knight f4 is number one engine move. Yun ang nakalagay dito. So bishop takes f4 and then rook takes f4. So yan daw po. Ngayon yung rook takes f2 kasi, ano bang tira sa rook takes f2? Tingnan natin. Rook g8, bishop f8, tapos king b1 lang. Talagang ganun lang, ibibigay lang daw talaga. Binibigay lang talaga, binabalik lang pa talaga ng white yung pawn. Yes? Oh, what do you want to eat? Sure. You want sky flakes? What do you want? This one? No one, that one is good. It's okay. Do you want it? Yes or no? You don't like? Oh, which one do you want? This one? No, but... Are you good to mommy? Ask mommy to open. Much appreciate you. Continue to be a blessing to this world. Salamat yun na bendan. Ay, Sir Manny, baka coach? Just fair din po. Baka naman, sir. Oo nga eh. Oh. Oo nga, no? May mayayaman kahit mismo chess pieces lang ang i-donate nyo. Hindi nyo kailangan mag-donate ng pera. Kung iniisip, baka isipin ng iba kasi mag-donate sila pero hindi talaga papunta sa pag-donate. Kahit PS mismo ibigay. O, kayo na po mismo bimili. Inutusan pa eh. No? Nangihina na din siya, nagutos pa. Hindi kasi minsan kasi, totoo to eh. Ang hirap tumulong dahil yung pagbibigyan mo ng tulong, sila mismo nangungurakot na din.
kuwari, tumulong ka na. Tapos, pagkabigay mo ng tulong, kalahati, ibubulsa pa. Anip na yan. May mga ganun. Kaya nga ako, naka, ino-open ko, sinasabi ko, magkano ko nabili yung PSA. Magkano nabili, para makompute natin kung ilan talaga yung dumating. Diba? Diba? Yung kurakot pa eh. Mapapailing ka na lang talaga eh. Consonate ako, isang pawn. Shoutout naman po sa wife ko na si Sheila and daughter Fran. We are watching, sabi ni Juna Mendan. Nasa rapid time na si Makmak. Malapit na siya sa blitz time. O, pero mabilis yan si Mark. Huwag lang losing, kaya pa niya yan. O, medyo naubos oras, pero kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan, Mark. De, yung sitwasyon na ito, kahit po malakas na player talaga, mapapaisip dito. Kasi ang daming option eh. Okay. Long time no live. Ayan, at ito na nga. No. Shoutout sa iyo, Chaddy Pricks. Okay. Oh, medyo matagal na tayo walang live. Uy, meron pa na nagbigay ng super chat. Ah, salamat sa super chat ha. Thank you so much. Hindi ko nababasa sa yung comments sa YouTube eh. Shoutout po sa 400 plus viewers natin sa YouTube. Thank you for liking the stream. Yung mga hindi pa nag-like, mag-like na po kayo. Yung mga hindi pa nakashare, mag-share na kayo. Kasi ngayon, babanggitin ko na lahat ng nag-share. Kay Joshua Albacheta Baton, kay National Master Homer Kulanan. Shoutout sa iyo, Coach. Yan, thank you po sa pag-share. Oh. Shoutout din kay Jeremy Mugar, kay Norman Padel, Mariano Benjamin Aningalan, kay Eric Gaku, Isaiah Paul. Ayan, shoutout sa inyo. Nico de Ocampo. Vermon de Ocampo. Ayan, Vincent R. Fronda. Kay Earl James B. Pozos. At kay Waze Sampul na. Learns Remulta Montilla. Ayan, thank you po sa mga nag-share. Knights King, thank you for sharing. Dahil mong besties niya. Molina B. Marlon. Kay Annalyn Espino. Uy, sa ipag, yan ah. Asawa ng kapatid ni Mrs. Christian Allen, ayan. Hey, Jason, oh, kuya, salamat sa pag-share ka. Kauso pa mo. Sino mo din pala mami, no? Marami pala nag-share kanina. Kay Coach Roddy, at isa iba pa. Ayan. Kay Marden Saison, Joseph Romeo, at Nico Frederick Litis. Kay Kuji, ako sa Norwin. Thank you for sharing. Kay Anthony Castro, David Paul Buenaobra. Kay Joshua Albashet. Ayan, mayroon. Thank you po sa mga nag-share at sa mga bago nating follower. Hindi na gumalaw. Gumagalaw naman ah. I-refresh ko lang ng konti at baka nag-lag lang si Mark. Nag-lag lang ata si Mark, no? Hindi talaga makatier si Mark. Nag-iisip pa rin kung titikman ba o hindi ang pawn. 14 seconds remaining. San yung DFC, Jediap? Face-to-face yan, coaches. Over the board tournament na ginaganap ngayon sa may Baku, Azerbaijan. Coach, shoutout kay Riza May Basa. Shoutout sa inyong lahat. Nako po, Mark! Alam niyo, pag nakaluso sa round 1, sila Mark, naku, malalakas ang kalaban nila round 2. Coach, pa-shoutout from North Cotabato kay Louis Argelius Bahoyo ba yan? Bajoyo. Dizzy na, coach. Nadizzy na ba? Parang nashock na yata si Mark, ha? Lagro po yun, coach. Asa Lagro, purview. May papadalang kami ng chest doon. Dapat bibisita namin, eh. Church siya. Kaso nawalan kami ng time. Alam mo, naging problema. Talaga nagkasakit ako, eh. Tinigman ni Mark! Sabi niya po na yan, eh. Kakainin ko yan. Mark, tahimik lang. Pero panalo. Shoutout dito. Coach sa Basilan. Shoutout sa dyan. John Paul Cabarse. Shoutout sa High Grade Feed Corps. Ayun, tinikman na nga. Tinikman na po mga sir. Pero less than 14 minutes na lang si Mark. Samantalang 55 minutes pa yung kalaban. 40 minutos mahigit ang kalamangan. Ang tanong.
magagawa kaya ni Mark ma-survive ang labanang ito given na medyo tagilid siya sa oras? Tingnan natin. According to engine evaluation lamang daw po ng kaunti, ito pong itim dito. Pero hindi naman, puti. Lamang po yung puti. Pero hindi po ganun kadali ang laban dahil may mga knight na patalon. Ayan, patalon. Pwede tumalon yung knight dyan, no? Abangan na lang natin kung ano ang mangyayari. Silipin naman natin si WGM Janelle May Brian na ayun na ina-attackin na siya ng maitindi. So, pagka na D5, nag-C3 lang, pine-prevent yung talon. Pero, pumasok po yung kanyang Reyna para atakihin yung pawn. Tinirahan ng C4, napakaganda. Dahil, gagalaw yung kabayo, saan ka pupunta? Pwede ka mag-knight dito, pero sisipain ka lang sa face, lalayo ka na. Oh, hindi nga lang yun, pwede din ata to, tapos bagsak yun. Pawn down pa nga. At, nandyan pa rin yung threat na atake. Sa pagdating sa oras, ganun din. Pareho ng sitwasyon ni Mark, lamang na lamang sa oras yung kalaban. Shoutout po sa mga chess player ng Palayan City. Uy! Palayan National High School, Santi Lopez. Ba't hindi kayo nag-email sa akin? May chess club ba dyan? Anep, alam niyo bang memorable po sa akin yung Palayan City? Mami, anong pangalan ng lugar na yun? Yung pinagdausan? Alam niyo yung parang hotel dyan? Dyan ginanap dati yung tournament. Kaya memorable sa akin. Kasama ko na sila Mark Paragua dyan. Nung nag-champion po ata is si Eugene Torre po ata nag-champion. Kaya memorable yan kasi sa hallway po ng playing area, dyan yun sa may Palayan eh. Yung parang hotel dyan, hotel yun eh. Kasi doon kami nag-stay eh. Sa hallway po ng playing area, yung misis ko, aba, nakita ko doon. Titig ng titig sa akin. Memorable sa akin yan. Ayun, umatras at titira na lang doon ng B3 lamang na po yung kalaban. Balik tayo kay Mark. Kasi yung kay Mark, 13 minutes na lang siya, mabilis na itinira. Bishop ito, tamang develop lang mga sir. At ang sinasabi po dito, equal lang daw. Medyo nag-okay na ang posisyon ni Grandmaster Mark Paragua dito. Pero yung oras niya, hindi pa rin okay. Nag-okay ang posisyon, pero yung oras, hindi okay. Hindi pa rin siya okay or right, no? Pa-shoutout coach, GM, guwapong master, sabi ni Russell Kent. And shoutout from Northern Summer, si Ark Kijenrique Pahanustan Gomba. Sierra Madre Hotel, coach, dito sa barangay namin. Yun, Sierra Madre Hotel. Kasi habang naglalaro ako dyan, hindi kasi ganito yan eh. May story kasi kami ni ng teammate ni Mrs. Wesleyan University, Region 3, Prisaa. Naglaro yung team nila, champion sila. Pagkatapos ng tournament, may tinitrain akong from Pampanga yung team. Pinalaban ako ng Blitz. Gustahan. Tapos, pinakilala ako, alternate. trainer na ako na. Master na ako nun. Di naglaban kami ngayon. Tapos, pagkatapos ng laban, ayun, yung top board nila, pati yung coach nila, si parang yun, tinalo ko. So, dun pala, nakilala ako ng misis ko. Kaya, pagpunta dyan sa Palayan, tournament, national, nagulat sila, nakita nila kasi nasa top 10 akong seeding ko eh. Dahil ang rating ko, 2400 eh. Top 10 seed ako eh. Isa ako sa top seed. Nakita nila, master pala kayo, sir. Sabi ganun sa akin. Tapos yung asawa ko, titig na titig sa akin. Ang dahilan niya, namumukha niya daw ako. Okay. Sabihin na natin namumukha niya ako, kaya siya titig na titig. Nagsimula na yung round. Habang naglalaro ako, nakatingin lang ako sa board. Siyempre, minsan, magre-relax ka eh. Tournament advice yan eh. Pag hindi ka titira, minsan re-relax ka, titingin ka sa paligid. Pagka ganun ko, nakatitig na naman siya sa akin. Tapos kumari, hindi siya nakatingin. So, ginawa ko, nag-isip ako kumari, pero nakasilip akong ganun sa kanya. Pero titig na titig talaga sa akin, mga sir. Grabe, makatitig yung asawa ko sa akin. Ha? Ajayden, say hi. Say hi, Sir Richard. Titig na titig sa akin yung asawa ko. Ito talaga yung tumititig. Sabi ko, hanip yung babae ito ha. Ba't alam mo gano'n? Dinidistract ako ha. Ikaw yun, idea mo yun. Umami ka na, mami. Huwag ka na magsinungal. Hindi ako nagsinungal. Ang sinabi niya,
Kaya niya daw ako tinititigan noong mga panahong iyon. Eh, namumukanya nga lang daw talaga ako. Pero titig na titig eh. Iba talaga yung titig mga sir eh. O, eto matindi. May titig siya ng titig. No. Bigla nagkaroon ng tournament sa Baler. Sumali yung mga teammate niya, pati si Mrs. Ayun, nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ako. Huh? Siyempre, ako naman eh. Medyo suplado lang talaga dating yan ko, pero pag naman ako kinausap mo, kakausapin naman kita eh. Kaya kinausap ko na siya. Daddy. Ayun. And the rest is history. Daddy mo. Tinanan. Who's jackpot? Mommy. Mommy jackpot? Why? Because daddy is awesome. Oh, diba? Alam mo nung anak ko yun eh. Watch, kailan ka punta ng oton? Kakagali ko lang ng oton. Nakauwi na nga ako dito. Good artist. Kakagaling ko lang ng uton. Kumain nga ako kila Coach Crowley ng kasag eh. Kasag ba tawag, di ba? Kasag! Yung alimasag na buhay. Nalilagyan ng spike. Sarap. Tapos yung mga ano, mga, ay, nag-night F4, mali daw. Mali daw yun. Hindi daw maganda yun, pero 10 minutes na lang. Ay, nalubat na ako. Anak, wait, I need to charge my phone. Ay, pera mo ng phone mo. Huh? Ang dami din yung pambasa. Ha ha! Biherong dandan. Ay, biherong dandan. Daddy! Kapag-uot, anak. Magandang damos mo, coach. Parang Koreano anak mo, coach. Eh, syempre. Para din ako Koreano eh. Nasunog nga lang. Eh, look me Korean. Ano ko? Under siya. It's under there. Teka lang, anak. At medyo nagkakatakyan na. Ayun na. Nape-pressure na nga yung kanyang i. Kaya nga, kaya very important kanina to get rid of that bishop eh. Kasi dahil sa ngayon, nape-pressure po yung e6 eh. Ano? Doon mo, bito mo. Ay, mag-iyan, anak. Oh. So, ngayon, ang problema ni Mark dito, eto, nape-pressure yan. Nape-pressure po yan. Hindi siya basta-basta makakasling kasi may kaon. O, paano didepensahan? Pwede kang mag-king d7, pero yung king d7, dapat tandaan na ang medyo may pressure din sa d5, kahit pa paano. You want to capture the rook? But you cannot, anak. Naging bata si Coach. But I don't know which one to play. Open the room. Use that one. So. King move na. Marsado na. Kasi kailangan depensahan na eh. Ha? Huh? Oh no. Huh? Yeah, you can use it. Malama, magki-king move na nga. Pero ang tanong, saan? Saan? Pwede din daw rook f6, sabi ng engine. Rook f6. Pero less than 9 minutes na lang si Mark dito. Medyo mahihirapan to. Yes, anak. Jujud? Walang oras. I want to have to spell the password. Give it to me. I'll open it. Huh? Huh? King F7! Pag kang EF7 na ito, gaganito lang eh. Less than 8 minutes! Grabe yung oras! Nakakatakot mga sir, yan ang problema. Pag na-time pressure ka pa naman, gaano ka kagaling. Pag wala kang oras, iyak-tawa ka na lang. Ganun mangyayari sa'yo. Shoutout kay Ipo, nanonood ngayon. Mami, nanonood si Ipo. Yan si Ipo. Ipo, mag-comment ka.
Ikaw ang buhay na saksi kung paano ako hinabol ni Julie. Teammate yan ni Mrs. eh. Ano, Ipo? Buhay na saksi. Buhay na saksi. Buhay na saksi. Rock takes G4 ay talo na yun. Pag ano. Tagilid yun, tagilid. Tala Chess Club, di ba sa Caloocan yan? Yan si Ipo Babaero, pati si Iglet ng komento. Check ba iba? Ay, yan ang hirap sa Iglet eh. Akala mo Babaero. Hindi ba pwedeng habunin lang? Habunin lang? Hindi na. Mag-email na lang tayo mamaya, Iglet. Buhatin mo kami. Oh, Rook F6. Nakita pa rin ni Mark yung magandang depensa kahit papano. Tagilid siya pero lumalaban. Tagilid na lumalaban. Shoutout sa mga viewers. Oo. Bakit? Dami-dami ang tumulong sa timing. Ako dito sa alcohol nila eh. Paano ba tumulong siya? Ito yan. Alin mo to? Yun yung ginagawa ko, di ko matanggal eh. Coach, naranasan mo na bang maglaro sa tournament na 6 move na mid ang kalaban? Na-experience ko na kasi kahapon. Oh, very good ka. Rook F6, Earl. Tama ka, tama. Oo, naranasan ko na. Lahat yan, naranasan ko na. Ang pinakamadalas ko naranasan yung paiyakin ako ng mga babae. Akala nila ako nagpapayak, mali po kayo dun. Ako'y laging pinagsasamantalahan. Alam niyo pinagsasamantalahan? Alam na yan. Oh. Hindi, yung kabaitan. Kasi alam nila, mabait ako eh. Matawa yung asawa ko. Coach, ang cute mo. Medyo alangan, 7 minuto ha. Laban sa 52 minutes. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ibig sabihin yan talo na. Lumalaban pa yan. Lumalaban yan. Sinasamanta nila kagwapuan natin. Ganun na nga, Iglot. Minsan kasi, alam mo, hindi mo sila masisi. So, yun. I-justify pa. Magtaya tayo ko sa chess club sa mga IPS sa last mile school ng Palayan City. Kaya makuha ang email ad mo kung pwede. Ako hindi ako pwede makapagtayo kasi alis na ako eh. Punta na ako ng Bangkok eh. Santi Lopez. Pero madali na magtayo ng chess club. Kailangan nyo lang ng ano, shoutout calls from Philadelphia kay Jamrat. Ano, taga Philadelphia ka pala. Kailangan nyo lang ano, una, mag-election ng officer. Tapos, sana may location. Yung mga kailangan eh. Madali na magtayo ng chess club eh. Kailangan lang ng mga taong interesadong mag-chess. Tapos, pag meron na, madali na yan. Basta dyan sa Pilipinas, ayan, medyo tag-ulan, maulan, mahirap maglalabas. Mamaya niyan, coach, outside di ko lang buka. Hindi yan. Tanggap na ni Mrs. yun. Kasi, honest lang ako eh. Saka wala daw kami kulambo. Dapat mag-blitz si GM Mark. Mamaya, mamadaliin niya na yan. Don't worry, be happy. Alam ni Mark yung ginag... Alam niyo ba si Mark yung isa sa pinakamabilis? Pa-shoutout po kay Harris Amatorio, number one player ng Aurora, sabi ni Ipo. Alam na agad ni Julie, ikaw nag-comment eh. Huwag magpapalan coach, baka dumami pugi. Nga no. Shoutout kay John Roldan, yan tumulong sa atin, Kalumpang Chess Club ng Marikina. Tumulong sa pag-organize. Shoutout sa'yo dyan, John Roldan. Sir, saan makakabili ng t-shirt mo? Ah!
Meron na ata kaming Shopee. Actually, meron na kaming page. Biyaherong Chess Coach Merchandise. Biyaherong Chess Coach. Ano yung page na yun? May ginawa eh. Hintayin nyo, ilalunch na yan. Shout out from Cambodia, sabi ni Turley. Coach, bisita ka rin dito sa Catanduanes, Bicol. Next time, dyan naman tayo gagawin. Miss ka namin dito, nakakatuwa dun sa ano. Uy, alam niyo ba? Teka lang ha, may natanggap ako eh. Ito, Pasan eh. Kilala niyo po ba yung batang chess player ng Pilipinas? 6 years old lang siya pero malakas na. Si Marius. May page siya, Marius Love. 6 years old. Alam niyo ba, tuwan-tuwa ako kasi nagkita kami sa Novaliches. Nagkita ka, taga Novaliches sila, nagkita kami sa Marikina. Tapos pagdating ni Marius, nakita niya ako, medyo malayo pa ako. Coach, bata lang siya, tumatakbo siya. Gusto niya ako i-hug. Nakakatawa yung bata. Kasi during that time kasi masama pakiramdam ko yun, natakot ako mahawa siya. Sabi ko, ayan sir, masaya ko, Mario, sorry, can't. Hindi ko siya mahag, gusto kong ihag yung bata. Kasi may ilig ako sa bata, may anak ako eh. Nakakatawa yung bata. Nakakatawa si Marius. So, ang nangyari, ayun na nga, pagdating niya, lagi siya nakipag-usap sa akin, nakipagkwentuhan, napaka-bibo na bata. Tapos naglaro siya. Tapos yung laro niya, na-videohan ko pa, abangan niyo yun. Tapos in-interview ko pa siya. Kaya ako, tumantuwa ako kasi binigyan niya ako ng gift. Ito yung gift niya sa akin. So, parang may 3D printer ata sila. Bubuksan ko na, Marius, ha. Ayan. Ay, tingin ako po. Hindi yun yung pinamigay ni Marius. Don't worry. Laruan ng anak ko. Ayan, oh. So, pen holder ata to or pwede kang maglagay ng papel. And may name pa yan. Ayan, oh. Teka lang ha, tingnan natin kung makita nyo. Biyaherong coach nakalagay. Biyaherong coach, ayan. May knight, eto din knight, may biyaherong chess coach na nakalagay. Biyaherong chess coach. Ang galing, thank you so much Marius. Ayan o. Okay, dadaling ko yan sa Bangkok eh. Stig. Okay, Marius love. Ayan, shoutout po sa lahat ha. Thank you, Marius. Nakakatuwa si Marius. Grabe po, 6 years old, napakagaling na bata. Yung makikita niyong laro niya, may laro po siya eh, na binidyohan ko. Grabe yung ginawa ni Marius dun. Nag-sacrifice. Pero hindi nag-resign. Yung idea yung nakita niya, hindi pang bata. Grabe yung bata na yun. Malaki future ng bata na yun. Malaki yung future ng bata na yun, si Marius. Ako na nagsasabi. Ibang-iba. Marunong na mag-blindfold eh. Kaliit lang. Iba si Marius. In the future, pwedeng-pwede nating ano, gawa ng content si Marius, no? Nakakatuwa yung bata. Ang kit niya maglaro eh. Seryoso talaga siya eh. Legit, grabe yung Marius. Di ba, General Dan, grabe, no? Pero nakakatuwang makita si Marius, sumusugod talaga siya eh. Tapos excited, nakakatuwa. Siguro na ano, nagulat lang siya nung nakita niya ako sa personal kasi pugi pa na nito, siguro yung sinasabi. Yung bata na pugihan kay coach, excited siya, ang pugihin mo coach. Ang pugi. Grabe. Ayan na, medyo tumatagilid na ang posisyon dahil tinatanggal na yung kabayo, no? Tinatanggal yung kabayo, mapupundaw na si ano eh, si ang lakas tapos may paspo na kailangan intindihin. Medyo alanganin na at sinasabi dito clearly better na daw po for the side of white. Ang kagandahan for the side of Mark Paragua, sabihin na nating
slightly better po ang, or lamang, hindi slightly, clearly better yung puti, may tinatawag pang opposite bishop. So kung mapapalit yung reyna, malaki yung chance ha, baka makatabla pa. Pero alam nyo naman, grandmaster ang kalaban, 2600, hindi yan mapapayag ng basta-basta palit-palit na lang. Of course, iiwas yan sa palit-palit ng reyna. Alam niya din na malaki yung chance matabla pag gano'n. Ayun na nga, nag-knight takes, queen takes, E2. Paano didepensa? Yan ang magandang tanong. Yan ang magandang tanong. At ang problema pa ni Mark, less than 5 minutes na lang siya. So, ha? Pwede, pero wag na. Para ito yung easy. Oh. Ah, sige. 50 minutes versus 4 minutes! Oh! Yan yung problema eh. Nagkamali sa, ano, sa knight f4. Tama, dapat bishop takes e2 down, no? So, tingnan natin. Makakasurvive na talaga eh, kanina eh. Pero pag wala talagang oras, eh, magbablunder ka eh. Nahirapan si Mark sa position. Actually, sa opening siya nahirapan talaga. Nag-spend siya ng malaking oras sa opening. At sa ngayon, we're hoping na sana makasurvive. Pero isang pawn ng kalamangan eh. Ay, isang pawn. Parang isang pawn ng kalamangan dahil may passmon. Yung king hindi safe. May weak na pawn sa e6. Ang hirap basta-basta. O hindi madepensahan ng madali, no? Pwedeng ibigay yan eh. Pero dapat mapalit yung reyna. Yung king kasi ni Mark hindi safe. Tapos may passmon. Alanganin. Pareview ng mga bilisan sa mga bagong pasok. Ito po ang nangyari. Sicilian. Pero inatake lang siya sa Gedli. Ayan, no? Nagbigay ng pawn. Eventually, binalik yung pawn. Ayun yung knight f4 yung mali daw eh. Kasi ang pinakamagandang tira daw is to take that para kahit pa paano. Okay, alright, no? Yan daw maganda eh. Ganda kasi ng bishop g4, oh. Gusto ko dalhin yung album niya. Yan o, yan ang nangyari. Dalhin mo. Ilagay ito. Coach, si Vedo si pala kalaban ni JM Mark sa next round. Pag nanalo siya, sana manalo siya, no? Sana manalo siya. Silipin din natin ni Grandmaster Janelle May Pry na, oy! Wala na, tagilid skin na daw, isang pyesa. Balik natin ha. So, pag dito nangyari, B3 tama, gumanon, inatake, umatras, gumanon, nag-gayon, nag-G4, nag-sacrifice, pero tinirahan lang ng Bishop C1, wag kang magulo, sabi ng kalaban. At medyo mukhang mapipilitan, ma-one piece down. Kasi kahit saan pumunta yung reyna, titikman. At pag natikman, may mga ganun lang, oh. Oh, one piece up eh. Ayan, oh. Oh. Medyo naka, wala, tagilid po ata dito si Janelle. At tagilid din po yung kanyang oras, yun ang malungkot yan. Kailan ka dadalil sa ganyan? Mas mataas rating mo sa kanila? Hindi, mas mataas rating nila. Pero kung papugian, o pwede pa ako maniwala. Pag chess, wala. Okay, chumek lang si Mark tapos nag-king lang doon. Si Mark actually hindi pa to losing na losing, no? Lamang ang kalaban definitely, pero hindi pa ito madali. Hindi pa madali, lumalaban pa yan. May chance pa yan, makatabla. Pag nakatabla, very good yan. So, pwede pa makatabla yan. Titikman. Coach, bakit wala kang upload sa YouTube mo? Wala din naman sa Facebook eh. Galing ako nang namigay ako ng pyesa, nagbisita ako ng mga chess club eh. Wala akong time mag-edit pa. So hintayin nyo lang po. Mapag-uwi ko na ng Bangkok yun. Kasi kailangan ko mag-fully rest para pagdating ko ng Bangkok, wala talaga ako sakit. Pagod eh. Longi sigot sa laro. Kapugian na lang, babawi. Ako, tanggap ko na wala tayong talent sa chess.
Alam naman natin yun. Teka lang ha. Ito, pambaba ito eh. Tingnan niyo to. Ito niyo yan. Ito tayo. Kaya lang pambaba ito. Ito yung likod niya. Oh. Yung lalaki, pogi lang daw. Pero pag babae, ayan. Oh. Ayan tayo. Walang talent sa chess. Eh. Ayan nga lang. Kol, saan ka po nagmana? Ba't ang bogey mo? Pa-shoutout coach, sabi ni Marjan. Ay, Mark, ano nang gagawin mo? Wala ka ng oras, pero. Ha? Gatas? Kung saan pwede mga color ng shirt? Wala pa eh. Hintayin nyo. I-announce natin yan. Don't worry. Mapanakit yung shirt. Kasi meron bang Shopee dyan? Meron yan, magkakaroon. Si Mark, tahimik lang. Oh, tahimik lang kasi wala nang oras yan. Eh. Less than 3 minutes. Kotsa, kailang girlfriend ka sa taglay mong kagup? Bago ako napikot ni Mrs. Wala, ilan lang. Wala naman eh. Ano lang ako, tahimik lang ako eh. Sa so, wala tayong pandit eh. Kaya hindi ako nagjojowa. Oh, alam ng asawa ko yun. Kasi nung naging kami, siya nagbibigay sa akin ng pera eh. Papakain lang yan ng bulalo. Oh, alam niya yun eh. Oh, magde-date lang kami, bulalo. Yung sinusubsob. Oh, pag kumakain ka sa Jollibee, 39ers. Hmm. Ang malupit, hindi pa ako nagbabayad nun. Siya. Yung imang t-shirt ko, nasa likod yung sabay resign. Same code, same. Pinipilit lang din po ako. Bakit sila magiging sila ni Mrs. Anim na artista pinayak niya. Artista talaga. Malupit ka, iglot, no? Mami, anim na artista na pinayak ko, sabi ni iglot. Bishop takes e6 tapos engine mo bin na tapos queen g4 sasokpahin no babagsak yung bishop no grabe naman yun tapos may ganun no grabe yun o, tapos may mga ganun din ganda ng bishop takes e6 tagilidski mawawala na yung kanyang opposite bishop pag kinapture yan. No? Mawawala na yung opposite bishop. Pero medyo nakakatakot pa rin yun. Kasi pwede pala dito. Pag chumek pala, pwedeng iharang. Tingnan natin. Pero kay Justin Romero, tama po. Yung laro ni WGM Prina din, live din. Oo, pero tagilid na. Ayan, nag-iisip si Prina kung saan pupunta less than 10 minutes. Ano na daw eh? Winning na daw ang puti according to engine evaluation. Winning na. Kay Mark naman, clearly better na. Supported ba ng government ang players natin sa ibang bansa? What do you mean sa ibang bansa? Yung mga naglalaro sa ibang bansa? I'm not sure kung may support dito ang PSC.
O yung mga naglaro nung nakaraan sa Bangkok, baka yun sinatanong nyo. Sabi daw, pero yung budget wala pa. I-re-refund daw. Balita ako, may mga budget na 1 year na hindi pa nare-refund. Eh, hindi ko alam. Magandang gabi, bayan. Nag-brown out kay coach. Ah, nag-brown out na. Kay coach na ba? Shout out po sa lahat ng nanonood. Makita kaya? Sana hindi makita. Sana hindi makita eh. Sana'y hindi makita. Hirap. Live ba, Alvin? Live. Wala po bang extra time, coach? Ang forma nila. Ang alam ko, 40 moves may extra time. 40 moves. Kaso nasa move 27 pa lang sila at kinapture na nga at mabilisan naman tinikman. So, kailangan itira yung Queen G4. Ayan. Pag hindi kasi nakita yung Queen G4, tagilid na yon. Anyway, yan talaga ang plano niyan. And then, mag-kicking dito with the idea of dito in case na chicken. Ayan. Coach, baka sa dalyan pray na pinadala dyan. Hindi ko po alam kung anong dahilan nila. Pero sila na lang po nakakaalam nun. wala tayong alam dun. Pero ako kahit sino ipadala nila, susuportahan natin. Para sa bayan. Oh, nag-King F6. Aba, baby. Nag-King F6. At titirahan. Yun nga lang, King dito. Hindi na nakita ni Mark to, no? Talo agad. Walang time, eh. Kung sasali ako sa chess tournament sa August 5. Any tips? Practice ka lang. August 5 pa, no? Marami tayong pantayin para mag-practice. Matulog ka na maaga before laro. Kung ano yung weakness mo ngayon, try to improve. Coach, siguro pag nasali ka sa tournament, lagi ka po may most handsome award. Winnie wave ko na po. Kasi puno na po yung aparador ko ng trophy ng ganong award. Visit Musan sa board. Nako pao, tagilid na nga, Earl. Eh, yung tagilid. Ang ganda ng tirada ng ano, ang Queen D7 threatening this. Lana, tagilid skin na. Makikita yon kasi 2600 to ang haba ng oras. Pag hindi nakita yung Queen D7, aywan ko na lang. Pag nag-win kasi dito, mukhang hindi pwede ito dahil magkaka-check na dun eh. Wala ng Bishop F4 eh. So hindi madidepensa nito. At yun na nga, tagilid na. Mati na eh. Nalapit si Iglot eh. Saan ni Iglot, mami? Kaya nga kayo, marami pa din daw mga search for Ginoong Pilipinas. Kasi hindi pa ako nakikita eh. Malakas ata ang hangin dyan sa Neve Sia, Miss Julie. So, na talagang malakas. Na, grabe nga kanina yung ulan eh. Ha? Sabi ni Glenn Ford, katalan. Shoutout po sa mga viewers natin na nanonood. Ilan tayo sa Facebook? Ay, sa YouTube?
Oh, 600 viewers ata sa YouTube. Uy, thank you sa may nag-send ng ano, ng super chat. Roman Ramos, ayan, shoutout sa Bridge City Chess Club. Shoutout po sa inyo dyan sa California ba yan? Ay, hindi, Canada. Roman Ramos, thank you po sa super chat. Pasensya na, hindi ko po mabasa yung mga comment or chat dahil nasa laptop lang ako, walang pambasa cellphone. Kaya ang nababasa ko lang dito, Facebook. Yung YouTube, kailangan punta-puntahan ko pa. Naglalaro po si Magnus. Ha? Oo, kailangan. Mga 10K. Pampabayad sa pampadala. Natanong ko ng asawa ko. Kailangan ko pala ba magpadala ng peso? Kasi ipapadala yung pyesa ni Consoli. May bayad yun eh. May mga fee. Tapos alam ko, kulang na din ng material. Alam niyo kung bakit kami malaki kinulang. Ganito kasi nangyayari. Pag pumupunta po ako sa mga chess club, may mga binibigyan ako na hindi talaga sila kasama sa list. Hindi talaga siya naka-account. So, marami actually. Pag nakita ko yung bata, ano, nag-aaral sa ganito, like, yun nga, Antipolo National High School, nakita ko lang sila, nag-email pala sila, pero hindi ko nabigyan ng pansin. And binibigyan ko yun. Pumunta kami ng isang chess club, merong chess club na malapit lang sa kanila. O, bibigyan natin yun, parang gano'n. Like yung Guimaras, hindi naman siya talaga kasali, pero binigyan pa rin namin. O, sa Iloilo, maraming kang binigyan na hindi kasali, pero chess club pala, nadaanan. Talavera, hindi din sila kasali, pati Saragosa. Nadaanan. May nakikita ko mga comment, Coach, daan kayo dito. Tapos, titignan ko, ay, malapit nga lang ito, madadaanan, daanan natin. Siyempre, pag daan, mamimigay na din tayo. Mga wala sila sa list. So, madami akong dinagdag. Yan ang ginawa ko. Coach, may laro ba si Wesley? Meron, pero round 2 pa. Round 2 pa. Most handsome chess player in the world. Sabi nila si Van Poris, pero si Van Poris na pagkakamal ang mukha ko. So, kayo na mag-usga. Sabihin na. Kayo na mag-usga. Walang yan. Kayo na mag-usga. Ay, may nakikita pa akong depensa. Ganun, no? O, tas hindi pwede take style, mate, oh. Oh, nag-iisip yung kalaban ni Mark. Coach, pasilip kay Prin. Winning ba siya? O, nga pala, no? Bakit hindi ko sinisilip yung estudyante ko? Grabe naman kayo. Tingnan natin yung kay Prin. King's Indian. Uy, okay to. Okay yung position ni Prin. Ayan, may laban to. Ang problema yung oras na naman. Problema yung oras. Pero okay to, okay. Not that bad. Pinapalit niya na yung reyna. Okay pa yung kay Prin. Not bad. At yung oras nila medyo dikit. O, balik tayo kay Mark. Hindi pa rin tumitira yung kalaban ni Mark. Coach, please po. Dayo po kayo sa Barugo Chess Club sa North Caloocan na po, Manila. Sa susunod na balik natin siguro, bisita na maraming chess club dyan sa Manila. Kasi galing na ako ng Manila eh. Alam nyo, kinamalas-malasan, sa Manila ako nagkasakit ng matindi. Kaya marami actually kami supposed to be pupuntahan na hindi ko na pinuntahan dahil hindi na kaya ng ano eh. Hindi na kaya ng katawan ko. Eh, supposed to be kasi pupunta kami sana sa ano eh, sa Purview, sa Muntinlupa. Kaya lang, wala, bagsak katawan ko nun. As in, bagsak. RG8, eto ba yung RG8? Or RG1? Anong threat niya? Check. Dito lang yung check niya eh. O, pwede kang tirahan lang ng ganun eh. Kasi isang check lang yun eh. O? Baka makatakbo na.
Or baka gumanito lang. Ayan, oh. Tapos tatakbo lang doon. Coach, may laro si Magnus ngayon. Wala ngayon. Ano pa in sa second round pa. So, ang first round, tatlong araw yan eh. Tatlong araw. Isa ngayon, na standard, isa ulit bukas. Pag nag-1-1, may tie break pa third day. And then, yun na. Yung the next day will be round number 2. Oh, si Maribaw, kilala ko yan. Player ng base. Eh. No, nakasama natin yan. Malakas din yan, si Maribaw. Ang tawag nila dyan, negro. si Alexis. Ibigyan natin yan. Napapaisip pa. Codename reveal. Codename lang ano? Nino, dyan Roldan. Hindi ko nabasa yung mga unang comment. Eh. Coach, pa-check ata si... Pichak ata si Boss Mark. Ah. Pichak. Pangalan na kalaban yun. Pa-checkmate, no? Mukhang marunong chess ni si Pichak. Oo, chess player din, mga sir. Good evening, Michael Cabral. Queen F5, tatakbo lang dito eh. Oh, hindi maka-check doon ha, may bantay, may bantay. May bantay, makakatakbo. Good evening kay Michael. No? Coach, isang maglaro. Ha? Maglaro. J.R. Cruz. Coach, parang ako pinagbiyak na inidoro ni Van Poris. Sa akin yung ano, ako yung plasyan, siya yung bowl. Coach, pwede ni Jericho Rosales, ha? Hindi ikaw ang nakalaban niya sa Mr. Pogi. Kundi, tagilid siya. Ha? Swerte siya. Nung time na yun, bata pa ako. Napanood ko yun nung nanalo siya eh. Kung di nga lang strict parents ko, naglaro na din ako dun eh. Sumali na ako dun. Eh, yun nga lang, ang disadvantage nun, mga sir, imagine niyo eh kung nag-artista ako, eh di wala kayong biyerong chess coach ngayon. Kasi hindi na ako makapag-chess nun eh, mabibisi na eh. Kaya be thankful na hindi ako naglalaro sa mga ganong patimpalak. Wish it. Oh, tumira na nga Queen D7 at mukhang matitigilan na o mapipilitan na mapapaiyak na lang mga Sir Bishop dito, only mo bata, para ma-prevent yung capture yan. Biyaherong artista, ganun mangyayari doon. Coach, ano mas magandang aralin, yung opening or endgame? Ako, endgame. Tapos, yung opening, mild lang. Pero, malaking bagay din na sharp ka sa tactics. Kasi, lahat ng karamihan ng position may tactics. Pag, at some point, talaga magkaka-tactics sa isang laro. So, dapat very sharp ka dyan. Kaya mag-solve ka ng maraming puzzles. Good evening, coach. Galing idol ko po. Hindi ko po kayo nakikilala. Hindi po ako nag-chess. O, talaga. Buti na ila. Diba? O. Tapos gusto niyo pang sumalong mga Mr. Poging ganyan. Tama po, movie niyo po. Anong movie? Titirahan lang ng C3. Yun na nga. C3. Tapos pwede nang tikman. Hindi ka na makadepensa, may capture eh. May bawi doon. Ang tanong kasi paano mo didepensan, hindi kasi pwede ito eh dahil magkaka-check eh. Mawawalan kasi ng Bishop F4. Pag na-check ka, mati ka din yan. Mamamati na din yan. Tingin ka magre-resign na to? Wala na. Tagilid na. Silipin natin si Janelle. Ay, grabe. +5.
Grabe. Grabe. Hala na. Nangingisay na din si Janelle dito. So, GG si Janelle at GG si Mark. Mukhang parehong wala na. Wala na. Nag-resign, mag-resign na siguro to. Pero huwag kayong mag-alala. Babawi yung mga yan. Babawi yan. Pareho kasing itim eh. Magpuputi. Magpipilit yan sa puti. Magkakaroon pa ng chance yan. Tumira, nag-D5. Nag-D5 si Mark after thinking for how long? Puyatan po ba tayo ngayon? Mukhang hindi. Patapos na eh. Ay. Ha? Tingnan lang natin yung estudyante ko ulit ha. Lumalaban pa si Prim eh. Si Prim lumalaban pa. Okay, lumalaban pa si Prim. Si Prim, maganda pa position, no? Oh, may threat pa nga si Prim, papasok. Okay pa yung position ni Prim. Okay pa yung position ni Prim. Pero wala na. Nag-resign na si Mark. Nag-resign na pagka-rooktics. Okay. Samantalang si WGM Janelle nag-resign na din. At mukhang magkasabay pa na natalo si Grandmaster Mark at Grandmaster Janelle Mayfly na. Malungkot na pangyayari. Malungkot na round day 1 para po sa World Cup para sa Pilipinas, no? Pero huwag kayong mag-alala. Hindi pa po tapos yung laban. Tulad yan ang sinabi ko. 2 games po ito na knockout. So, natalo man ng round number game 1. Game 1 natalo pero hindi pa tapos ang labada. May chance pa po yan. Kailangan lang maipanalo nila yung game nila bukas para mapunta po sila sa rapid tie break. No, para mapunta sila sa rapid tie break. Rook F1, sana. Pwede sana kaso kakainin lang ng kabayo. Sumakto lahat ng depensa. Sumakto lahat ng depensa. Ayan. Anyway, marami pong salamat sa inyong lahat. Ewan ko makagawa ko ng video. Tingnan na lang natin bukas. Abangan nyo po. Makapag-upload tayo. Salamat ulit kay Marius. Thank you. Ayan. Ayan lang ulit ako nakapag-live eh. Abangan nyo mga videos natin. May video din kami ni Marius na grabe. Mabibilib kayo sa bata na yun. Promise. Anyway, thank you so much. Wala tayong star pa, no? Kasi matagal ako hindi nag-live. Ayan. So, thank you sa inyong lahat na nanood. Hanggang sa muling pagkikita. At, God bless pa mga kabiyahe. Abangan nyo pa yung mga upload natin. I-edit ko. Yung mga biyahe-biyahe natin. Again, yung mga nanalo po na nanalo, yung mga napili para po napapadalan, hintayin nyo lang po, tawagan po ni Controlly. Kausap po na po kanina si Controlly. So, siya po nag-asikaso. So, nag-order kasi ako ng additional 30 pieces. Actually, nag-order yung kapatid ko, kilamig, binili ko sa kanya. At yun, 30 pieces additional na para sa ipapadala. Shoutout sa inyong lalulit. God bless! Grabe, nagkatinginan yung dalawang pogi sa sacrifice ni Marius. Oo, pagka-sacrifice ni Marius, napag-ganun ako eh. Oh, nagsin. Bata ba to? Parang hindi bata to. Mabibilib kayo sa laro, promise. Abangan nyo na po yun. God bless po sa inyong lahat mga kabiyahe. Bye-bye po. Thank you po. Thank you.